Sa Laloma, Quezon City, ang lakad ni Leonora. Pakay niyang magpa-reserve ng pinakamahalagang putahing ihahanda nila sa pagsalubong ng bagong taon, ang leksyon. 15 kilos ang bibilhin niya. Yun nga lang, tumaas na ang presyo nito. Inaabot na po ngayon ng 13,000. Dati po 9,000 lang. Binabawasan ko na lang po yung ibang mga putahe na inihahanda ko. Tapos yung budget ko doon, yun po yung itinatabi ko para meron po akong pambili ng lechon. 8,500 pesos na ngayon ang pinakamaliit na lechon, habang 10,500 na ang 10 to 11 kilos. Paliwanag ng mga lechoneros, tumaas din ang presyo ng baboy. Minimal ang baboy sa Quezon Province. Eh nagkaroon pa ng ASF ang Marinduque. Kasi ang Marinduque, nagsusupply din sa Laloma yan. Dito sa Metro Manila, Lechoneros. Nag-depend kami ngayon sa Dumaguete, sa Negros. So galing pa rin ang mga baboy namin. Nagpaalala naman ang Quezon City Veterinary Office na mag-ingat sa pagbili ng lechon online dahil sa dami ng natatanggap nilang reklamo tungkol sa umano'y bulok na lechon. Malamang na yung baboy na yun ay namatay na, na pinatay pa uli. Nakakadulot naman ang sakit ng tiyan, pagtatae. Yung mga parang food poisoning na rin yun eh. Bukod sa lechon, tumaas din ng 10 piso kada kilo ngayong araw ang sabit ulo. Kaya nagmahal din ang presyo ng baboy sa ilang palengke sa Metro Manila, kagaya sa Muntinlupa Public Market at Kamuning Market sa Quezon City. Kailangan pag nagtaas ka, kailangan magtaas ka rin ng konti. Ngayon, yung iba, dahil sa tumal, binibigay namin ng mababa ng konti para mabili lang. Ayon sa Department of Agriculture, minomonitor na nila ang mga paggalaw ng presyo bagamat bahagyaring nakaapekto sa supply ang bagyong Odette. Nagkaroon din po ng challenge yung ating mga tawid-dagat, no, ng mga stranded na baboy sa region 10 na papunta po dito sa Metro Manila. Pero ito naman po ay nagawa ng solusyon. Nagmahal din ngayon maging ang mga isdang dagat sa Metro Manila kagaya ng alumahan, galunggong at yellowfin. Sabi ng mga tindera, kakaunti kasi ang huli ngayon. Malaki po talaga itinaas. Dala po man ng malamig ang panahon po ngayon. Tapos nasabay tayo sa liwanag ng buwan nung nakakarang ano. Na nasundan pa po tayo ng bagyong si Odette. Siyempre po sa mga par sa dagat yan, talagang wala pong lumalaot. Meron tayong close fishing season doon sa Palawan, Northern Palawan, sa Visayas Seas, and also sa Buanga area. Maliban kami, yung weather condition ngayon is not favorable na magkaroon tayo ng maraming local production kasi nagagalit ang dagat, palaging umuulan, bumabagyo. Eh hindi nakakalabas yung ibang mga percent fishermen natin. Gayunpaman, sinabi ni Gongona na tuloy-tuloy ang pagdating ng 60,000 metric tons na angkat ng mga isda sa bansa. Binabantayan din ng DA ang paggalaw ng presyo sa mga gulay at prutas habang papalapit ang December 31. April Rafales, ABS-CBN News.